Hello mga ka-JVlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang external hard drive. At ito ang WD External Hard Drive 4TB. So tara mga ka-JVlog, check natin! So today, i-unbox naman natin is isang external hard drive. Nag-decide ako bumili ulit ng bago kasi malapit na mapuno yung luma kong hard drive na 4TB din. Since syempre, parati ako nag-upload ng video sa YouTube at medyo malaki yung gigabytes ng mga videos ko at kailangan ko talaga ng external hard drive. At yung luma kong hard drive ay WD My Passport din, yung lumang design. So, bagong design itong i-unbox natin. 2019 design nata. Mag-2 years na sa akin itong hard drive ko na to. Napakalaking tulong na itong 4TB na to. At napakamahal na ito compared dito sa bago kong binili. Nasa 8,000 pesos itong 4TB na external hard drive. At ito palang binili ko, ang presyo pala nito is 5,895 pesos or almost 5,900 pesos sa Lazada. At USB 3.0 lang ito. Yung pinakabago nito ay merong USB 3.2. So mas mabilis yon. Para sa akin, okay na ako dito sa USB 3.0. Mas makakatipid pa ako. Kasi yung USB 3.2, ang presyo ata nun nasa 7 to 8,000 pesos. So okay na ako dito. At may tatlong colors pala. Meron tayong blue, black, tsaka red. So open na natin siya. Naka-bubble wrap pa. Ayan. Hey, sobrang secured nung package, di ba? Ganda, iniingatan talaga nila. At meron tayong kasamang resibo, di ba? At naka-scotch tape pa yung resibo niya. Yun, oh. So ito siya, WD My Passport Portable Storage. 4TB itong kinuha ko, kaya siguro 2 years ko ulit ito mapupuno sa mga videos ko. Ayan, yung gilid niya. Ito yung maganda talaga sa WD External Hard Drives is meron silang WD Security. So, pwede nyo lagyan ng password yung inyong hard drive para syempre, kayo lang ang makaka-access nyan. Tapos, meron silang backup. So, napakalaking tulong na itong backup na to kasi yung isa ko pang lumang hard drive nasira siya. Na-recover ko naman yung mga files ko. Salamat dito sa WD Backup. And meron siyang 3-year limited warranty. So, napakatagal ng warranty na ito. Compatible siya sa Windows 10, 8.1 or 7. And compatible din siya sa Mac OS. Ang ginawa ko para maging compatible siya sa Mac OS ko is nireformat ko siya at ginawa ko siyang exFAT. So, ang maganda doon, pwede na siya sa Windows at sa Mac OS. Kasi pag hindi nyo finormat yung external hard drive nyo, medyo may hirapan i-read ng Mac OS nyo itong external hard drive na to. Kaya need na need talaga i-format bago gamitin. So mamaya papakita natin yan. So ito yung isang gilid niya, backup drive, 256-bit hardware encryption. Okay, open na natin to. Ayun, oh, yun lang. Nice, ang cute. So, bago yung design nito. Ayan, naka... Ano ba to? Naka-cover pa. Yun, oh. Wow, nice. At maliit siya. Compared dun sa old model. Ayan, so meron siyang matte finish. Ganda. Ayan, makikita nyo. Very portable lang itong external hard drive na to. At 4TB na to. O, diba? So, meron tayong mga manual dito. Alam ko na to kasi meron na akong my passport dati. At meron tayong transfer cable. USB 3.0 na siya, mga ka-JVlog. At meron pang mas bago dito, yun nga yung ulitin ko, yung merong USB 3.2. Mas mahal yun. So, tingnan natin ng malapitan. Itong external hard drive, WD My Passport. Ganda nung ano, nung pattern niya dito. At yung kanyang port. So, compare natin siya sa previous model. Kung mapapansin nyo, mas maliit na yung bagong design. Same lang sila na 4TB. Ayan, grabe, oh. Diba? At syempre, mas manipis na siya ng konti. Ayan yung taas. So, dito sa bago, wala nang LED indicator. So, mamaya pag sinaksak ko to, tingnan ko nga kung may LED indicator pa siya. Parang wala akong makita, eh. Saksak na natin siya sa computer ko. So, ikabit natin tong WD external hard drive sa aking MacBook Air. At syempre, kailangan ko ng adapter. Since USB Type-C port na kasi si MacBook Air. Okay. Kailangan muna natin siyang i-reformat.
bago magamit. Ayun pala mga ka-J-Vlog, meron siyang LED indicator. Ayan o, nakatago pala. Ang galing. So ayan, na-detect niya na yung ating hard drive. Don't use natin to as a backup. Kasi gagawin ko lang itong external. Ito siya, my passport. 4 terabytes. Ang gagawin muna natin is kailangan muna natin i-reformat dahil hindi pa nababasa to ng MacBook Air. So ang gagawin ko dito is erase. Tapos okay na yung my passport. Ang gagawin ko dito, exFAT. Para pwede siya sa Windows tsaka sa Mac. So okay na, na-reformat na natin yung external hard drive natin. 4 terabytes. Tingnan natin kung ma-open na natin. So ayun, perfect. Na-open na natin ang external hard drive dito sa Mac OS. And syempre, pwede rin siya sa Windows. Ganun lang kadali mga ka-J-Vlog para gumana itong external hard drive nyo sa Mac OS at sa Windows. So, try natin mag-transfer ng isang file. So, transfer natin itong mga previous videos ko. 3. Ilan ang may ang storage nito? So, 4 gigabytes ang tina-transfer natin. Oh, about 2 minutes lang. So, syempre, expect nyo mas mabilis pa siya pag USB 3.2. Ayan. Pero sa akin, okay na ako sa ganitong speed. Kasi malaki rin yung matitipid nyo, halos 2,000 piso, di ba? Hindi ganyan na lang sa akin. Kasi yung previous na hard drive ko, USB 3.0 naman eh. Okay, na-transfer na natin yung 3 files dito sa WD external hard drive ng napakabilis naman mga ka-J-Vlog. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang external hard drive na very portable na grabe yung storage niya, nasa 4 terabytes. Consider niyo na itong si WD My Passport external hard drive. Napaganda niya. Very secured din.